Ten Commandments, hindi para sa ating lahat yan. Marami sa Ten Commandments, gaya ng araw ng Sabat, hindi na sa atin yan. Maraming utos ang Diyos sa mga Israelita, hindi na para sa atin. So God required obedience to the Israelites. Number two, God requires obedience to every Christian. God requires obedience to every Christian. So sa bawat Kristiyano ay hinihingi ng Diyos ang pagsunod. Nakikinig pa ho ba tayo? Yan. Write it down. Under ng number 2 ay letter A. Ano hinihiling ng Diyos? The general will of God. Pag sinabi mong general will of God, hindi yan kernel, general yan. Amen? Tama? Tama sa mga sagot. Pag sinabi mong general will of God, it means ito yung utos ng Diyos sa lahat ng tao sa mundong ibabaw na ito. Kahit na ikaw ay Amerikano, kahit na ikaw ay Chino, kahit na ikaw ay Hapon, the general will of God applies to all. Nakikinig pa ho ba kayo? Ano yung general will of God? Halimbawa, lahat ng tao ay dapat tanggapin si Christ bilang Lord God, Savior ng kanilang buhay. Nakikinig pa ho ba kayo? Dapat ba na ang mga Muslim ay maborn again? Tama o mali? Tama. John 3:7. All must be born again. John 3:7. All you must be born again. You means all must be born again. Lahat ng tao ay dapat ma-born again. That is the general will of God. Lahat ng tao ay dapat tanggapin si Christ bilang Lord and Savior ng kanilang mga buhay. That is the general will of God. Lahat ng tao ay dapat magsisi ng kasalanan, magbalik loob sa Diyos. Amen? That is the general will of God. The general will of God applies to all. Nakikinig pa ho ba tayo? Say it, the general will of God applies to all. So, ituloy natin ang sunod. Anong sunod? Yan, the specific will of God. Ano yung specific will of God? Hindi yan, it doesn't apply to all. Oh, para maunawaan ninyo ko, ako po ay mangangaral. May tao pa ho ba rito? Lahat po ba kayo ay mangangaral? Ano sa mga sagot? Hindi. Sila yung umaabot at tumutugtog. Lahat po ba kayo umaabot at tumutugtog? Hindi. So it means, ang tawag dyan ay specific will of God. Lahat po ba kayo ay naglilinis ng CR? O kami lang? Kami lang. Dahil hindi po applies sa inyo yan. Kayo po ba naglilinis ng church? Hindi po. Hindi applicable sa inyo yan. Ang ibig sabihin ng specific will of God ay hindi applicable sa lahat. Specific yan eh. Ako po ay full-time na mga ngaral. Ikaw ba ay full-time? Hindi. Si Christy T.G. ay may negosyo at pagpapalain pa yun ng Diyos ang kanyang negosyo. Si Brother Jeffrey nagtatrabaho. Misan bibigyan, isang araw bibigyan si Brother Jeffrey ng sarili niyang restaurant. Amen? Amen. Hindi tayo pare-parehas. Ang tawag doon ay specific will of God. Basahin natin ang Gawa 17:24 hanggang 28 para maunawaan natin. Ito. The God who made the world. Sinang may gawa ng mundo? Ang Diyos. And everything in it, it is the Lord of heaven and earth. Sinang may gawa ng nasa mundo? Ang Diyos. And does not live in temples built by human hands. Kaya, pagpasok po rito, meron ba itong rebulto? May rebulto ba ito o wala? Dahil hindi tumitira ang Diyos sa gawa ng tao. Ama namin, bakit hindi ina namin? Kasi tinuro ni Jesus, Ama namin. Sumasa langit, di sumasa dingding. Sambahin ang
ngalan, hindi larawan. Our Father, hindi sinabing our mother. Thou art in heaven. Hallowed be thy name. Bakit walang krus? Bakit dito naman sana maglagay tayo dito ng krus? Masama ba ang krus? Hindi masama ang krus. Kita ka pa ho ba rito? Huwag ka lang mangungrus at huwag mo lang sasampahin ang krus. Nakikinig pa ho ba tayo? Okay ba na magkaroon ka ng kwintas na krus? It's okay. Pero yung krus na yan, gawin mo agimat, mali na yun. Ramon Revilla ka na yan. May tao pa ho ba rito? Naunawaan mo ba natin? Eh bakit sa mga simbahan nila marami ribulto? Sapagkat yun ang gusto nila ang magkaroon ng ribulto. Pero sa tunay na, na simbahan ng Diyos, walang ribulto. Pero kung mapapansin ninyo, pag tayo nagpipray, iyakan kayo ng iyakan. Amen? Pati mga uhog ninyo, hindi sipon naglalabasan. Minsan parang ano yan, caterpillar, pagano'ng-ganon. Tama? It's the presence of God that matters. Amen. Ang mahalaga ay hindi mga larawan. Ang mahalaga, ang banal na presensya ng Diyos. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Palapakan natin sa Lord. And He is not served by human hands. Alam mo ang istorya niyan? Gawa 17, ang istorya niyan, hindi ko lang mabasa sa inyo ng lubos eh. Pero pakibasa ninyo mamaya bago kayo matulog ha. Basahin niyo yung Acts 17 na yan. Kasi napansin ni Pablo sa lugar na iyan, ang daming mga Diyos-Diyosan. Sabi, ang daming yung mga Diyos-Diyosan. Hindi pa ninyo alam lang, Diyos ay hindi naman tumitira na yan. Hindi naman kayo dapat gumagawa ng mga ribulto eh. Hindi naman eh. Hindi naman sinabi ng Panginoon na inanamin. Wala namang inanamin eh. Yung Our Father, nasa Bible. Yung Hail Mary, gawa ng religion. Ulitin ko ulit. Ang Our Father, nasa Bible. Matthew 6:9-13. Matthew 6:9-13. Our Father, Thou art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come. So, Our Father, nasa Bible. Matthew 6:9-13. Hail Mary, wala sa Bible, gawa ng religion. Gawa. Juan 4:24. Sambahin po ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Nakikinig pa ho ba tayo? Idagdag ko lang ito. Bumili ako ng graba. Alam niyo yung graba? Mga bato. Bumili ako ng buhangin. Bumili ako ng semento. Hinalo kong lahat yan. Tinubigan ko. Tapos, merong uka sa labas namin. Sinemento ko. Inayos ko. May sobra pang semento. May sobra. Graba, semento, buhangin, tubig. May sobra pa. Ginawa ko ngayong ribulto. Ginawa kong ribulto. Kamukha ni Mama Mary. Oh, ginawa ko. Magaling ako eh. Tapos dinala ko sa simbahan. Pinitahan ko espiritong saktong Pinoy special. Ngayon, ang tanong ko, di Diyos ko na yun. Diyos ko na yun. May tanong ako sa inyo. Okay, magagaling sa akin ha. Bukas sana ang isip. Sana magbukas tayo ng isip. Saan galing yung ginawa kong, pinagawa kong ribulto? Saan galing? Sa graba? O bato, buhangin, semento at tubig? Tama. Saan galing yung pinagsemento ko sa lapag namin? Sa graba, semento, buhangin at saka tubig. Ang tanong ko, may pinag-iba yun o wala? Wala. Eh bakit maraming tao sumasampa sa ribulto? Ganyan din ako noon. Sumasampa ako sa kahoy, sumasampa ako sa papel, sumasampa ako sa tsuk, sumasampa ako sa gito, sa silver, noong unang panahon, kasi hindi ko pa alam ang totoo. Pero nung nalaman ko ang totoo, hindi ko na sinasamba yan. Ang sinasamba ko na lang ay ang tunay na Diyos na binubuo ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. Sinasamba ko siya sa Espiritu at katotohanan. Amen. May tao ko ba rito? Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Halimbawa, ano ka na? Sabay ka ng barko.
Lulubog na ngayon yung barko. Magpipray ka ngayon. Hinanap mo ngayon yung rosary mo. Nasaan na yung rosary ko? Nasaan na yung rosary ko? Makapagpray na. Hindi mo ngayon nadala ang rosary mo. Paano ka maliligtas? Eh, hindi mo nadala ang rosary mo. Eh, sumakay ka ng barko, lumulubog na yung barko mo. Wala kang dalang rosary, pero alam mo, nakasama mo ang Holy Spirit. Di ba? Lord, iligtas mo po ako. Amen? Sa pagharap sa Diyos o sa pananalangin, hindi mo kinakailangan ng anumang cross, rosary, anything. Sapat na. O sabi mo ang Diyos, ito nga yan eh. Pag manal, ito, binigay na, tingin kayo sa akin, binigay ng Diyos yung ama namin, hindi mo para sa uluhin. Ama namin siya pasalangin ka sa painangalang ang pasalangin ka rin mo sa tinalong mo, ito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo pa kami namin pagkain sa araw-araw. Hindi binigay ng Diyos ang ama namin para sa uluhin mo at ipag-pray mo ng paulit-ulit. Ang ama namin ay gabay mo sa pananalangin. Gabay lang yan. Ganito. Kunyari, wala kang pambayad sa Meralco. Wala kang pambayad ng bill mo sa ilaw. Ano nga gawin mo? Ang marami sa pasalakit, isang pagin ng alam mong pasalak ka rin mo, sundin na loob mo, sino pa para sa lakit, hindi ka baka nagpagayang sa araw-araw. Hindi gano'n, nasabihin sa'yo ng Diyos, magano kailangan po. Oh, di ba? Oh. Meron kang exam, gusto mong makapasa. Ang marami sa pasalakit, isang pagin ng alam mong pasalakit ka rin mo, sundin na loob, sino pa para sa lakit, hindi ka baka nagpagayang sa araw-araw. Hindi, nasabihin mo na lang sa Diyos, Lord, gusto ko mong makapasa. That's it. Ang tunay na panalangin, hindi sinasa ulo, hindi binabasa. Ang tunay na panalangin ay patungo sa Diyos at ang tunay na panalangin ay galing sa puso. Galing sa puso. Sabihin mo sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya. Sabihin mo. Ito, isang prayer, next ko na ito ipipreach eh. Pero padaanan ko lang ngayon, tingin kayo sa akin. Hindi ko na nasabihin ko ng versikulo kung anong aklat pa ha. Si Bartimeus, bulang. Narinig niya paraan sa Jesus. Sabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Sabi ng mga tao sa kanya, tumigil ka, tumahimik ka. Hindi! Lalo na nilakasan ang sigaw niya, Jesus, have mercy on me! Jesus, Son of David, have mercy on me! Alam mo, dinagpitan siya ni Jesus. Anong gusto mo? Gusto mo pong makakita, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ganyan ang tamang pananalangin. Sabihin mo kay Jesus kung ano ang gusto mo. Sabihin mo! Lord, baguhin mo po yung anak ko. Sabihin mo! Sabihin mo! Kalagtahin mo siya! Hello! At tingin kayo sa akin! Hanggat ang prayer mo ay hindi nasasagot, huwag kang tumigil! Lalo mong isigaw! Jesus! Son of David, have mercy on me! Hindi. Hanggang ngayon, wala pa yung prayer ko. Ayoko na. Ayoko na umatin. Ayoko na magbigay. Ayoko na maglingkod sa Panginoon. Ayoko na. Hindi! Huwag mo isuko ang laban. Pagkat sila rin ay ganyan nung unang panahon, parang wala silang tagumpay. Pero may patuloy sila. Nagaya ni Bartimeus at na kami niyang tagumpay. Amen! At labutin mo yung katabi mo, kaya ang sarap makinig sa lingkod ng Diyos. Eh. Sabihin mo, kaya sarap makinig sa lingkod ng Diyos. Eh. And He is not served by human hands. Hindi siya pwedeng paglingkuran ng kamay ng tao as if he needed anything. Rather, He Himself gives everyone life and breath and everything else. Oh, ito ribulto. Di ba? Ribulto. Di ba? Hindi nakakakita, hindi nakakalakad, hindi nakakarinig. Anong ginagawa ng mga tao sa mga ribulto? Pinapasan. Ay, napagod na. Nilagyan ng karosa. Pagod na. Oh, ribulto. Madilim, nilagyan ng ilaw. Ripulto na bumabaho, nilagyan sa bakita para bumango. Ano yun? Di ba ang Diyos mabango na? Hindi na kailangan lagyan pa ng sampagita? Tama?
Ang Diyos lang nagbigay sa atin ng mga paa. Tama? O bakit nalagay mo sa karosa? Bakit may bitbitin mo? Hindi mo, common sense. Ay, ako, nagsasawa ako niya sa lugar namin dyan, nagsasawa ako. Lagi na lang sila dyan, may mga parada na mga rebulto nila. Storbol sa kalsada. Pinaparada nila yung mga rebulto nila, lalaki pa sa atin. May mga ilaw. Tapos sila ay may mga kandila. Tapos yung iba, habang merong kandila, nagliligawan, sagutin mo na ako. Sige na. Kaya nga ako sumama sa position ngayon eh. Kasi alam ko, sumama ka rin eh. Sagutin mo na ako. Pero, ako sumasama naman talaga ako sa position ng unang panahon. Alam mo kung bakit? Kasi kung saan ilalagay yung rebulto, lalo na mayaman, ang sarap ng pagkain. Di ba totoo? Di ba iniikot yung mga rebulto? Pag mayaman ang paglalagay ng rebulto, ang sarap ng pagkain. Di ba? Alam ko ang, Ave! Ave Maria! So, wag po kayo magagalit sa akin. Nung una ko itong narinig, nasasaktan ako. Sabi ko, ina-atake ang religion ko. Pero nalaman ko, hindi pala ina-atake ang religion ko. Binubuksan pala ang kaisipan ko. Amen. Tuloy natin ang pagbasa 26 hanggang 28. Tingnan natin. From one man, he made all the nations. Sino yung one man na yan? Si Adan. That they should inhabit the whole earth, and he marked out their appointed times and history and the boundaries of their lands. Yung verse 26, ang napakaganda. Anong ibig sabihin ng verse 26? Isa-isahin natin, ha? From one man, he made all the nations that they should inhabit the whole earth, and he marked out their appointed times and history and the boundaries of their lands. Nagiging mo ba kayo? Pilipinas! No, Pilipinas. May boundary, di ba? Sa China, di ba? Kaya yung China, hindi dapat nang-aabor ni Spratly yan eh. May boundary yan eh. Tama po ba? May boundary. May boundary yan. Bawat bansa, may mga boundary. Tama. Tama. Bawat bansa, may mga tao ron. Amen. Alam mo paghapon. Di ba? Alam mo paghapon. Alam mo. Alam mo pag Koreano. Alam mo pag Chinese. Alam mo pag Amerikano. Taga saan yung mga Amerikano? Sa Amerika. Taga saan yung Chinese? Sa China. Taga saan yung Pilipino? Sa Pilipinas. Taga saan yung Mexicano? Sa Mexican. Ang tanong ko, sino ang author ng lahat ng iyan? Ang Diyos. Siya ang naglagay ng mga bansa. Sino ang namili? Sino rin ang Ilocano, taas ang kamay, na ipinanganak sa iyan? Pinili mo bang maging Ilocano? Hindi. Ang Diyos ang namili sa iyo para maging Ilocano ka. Ang Diyos ang namili sa iyo para maging Pilipino ka. Nakikinig pa ho ba tayo? Para maunawaan natin yung specific will of God. At malapit na ho tayo magtapos, pero almost done. Bawat bansa, nilagyan niya ng tao. Hindi pwedeng umangal yung mga Afrikan, bakit paitim sila? Dahil yun talaga ang ginusto ng Diyos sa kanila. Hindi pwedeng magreklamo yung mga Amerikan, bakit maputi sila? Yun talaga ang ginusto ng Diyos sa kanila. Ang Diyos ay naglagay ng mga tao sa mga bansa na ginusto ng Diyos. Kailan ka pinanganak, Joy? Kailan ka pinanganak, ha? March 10, 2010. Ginusto mo yun? And then March 10, 2000? March 10, 2000. Ako, 2001. Estet. Si Joy, pinanganak siya ng March 10, 2000. Ginusto mo yung date na yun, ipanganak ka o hindi? Sino may gusto nun? Ang Diyos. So, para maunawaan natin na meron tayong specific will of God. Sino ang nangarap na ganyan ng mukha mo? Wala. Diba? Ito ang mahumor rito. May iba nga, pag-arap mo sa lamin, ganit na ganit sa
mukha mo eh. Inisisi mo nanay mo. Inisisi mo tatay mo. Wala kang dapat sisihin. Ginusunan Diyos yan. May tao pa ho rito. Misa nga magkakapatid, hindi magkakamukha eh. Totoo. Hindi magkakamukha. Misa magkakapatid. Misa nga kambal na, hindi pa rin magkamukha eh. Yes! Alam mo ba na meron kambal na hindi magkamukha? It's true. Pilidano ng Diyos yan. So, wag ko nang pakialaman pa ang ibang bansa. Dalhin ko kayo ngayon sa panahon ngayon. Makinig kayo sa akin. Ang bansang ito, matagal nang may plano ang Diyos noon pa. Talagang ang bansang ito ay pagpapalahay talaga ito ng Panginoon. Iaangat talaga ito ng Diyos. At ang bansang ito ay tingin dito sa harapan, sa magandang lalaki sa harapan. At ang bansang ito ay missionary. Pakisabi, missionary. Missionary to the nations of the world. Kaya pag ikaw ay born again Christian, nalalabas ka ng bansang ito, you are a missionary. At sa ayaw mo sa gusto, dapat itayo mo ang KOJM sa bansang pupuntahan mo. Dahil pag hindi mo itatayo, lahat ng prophecy sa iyo ay mawawalan ng kabuluhan. Kapag hindi mo kinalat ang mga dividend sa salita ng Diyos, hindi mo ipinilis ang gospel ng Panginoon, all prophecies will become null and void. Nakikinig pa ho ba kayo? Kapatid natin, lumabas sa ibang bansa. Ano sabi sa kanya ng pastor doon sa ibang bansa? Missionary ka rito. Missionary ka. Nakikinig pa ho ba tayo? Secondly, paglabas po ng ibang bansa, Pilipino ka, sa ayaw mo sa gusto, ahakutin mo ang blessing ng ibang bansa at dadalhin mo ng Pilipinas. Tandaan mo yan. Dahil yan ang kalooban ng Lord, specific will of God. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen mo ba? At ibibless ka ng Diyos sa lahat ng area ng buhay mo. Dahil ang pagpapala ng ibang bansa ay dadali mo sa Pilipinas para umangat ito. At susuportahan mo ang gawain ng Diyos sa Pilipinas. Kaya pagtanggap mo ng unang buwan mo, ibigay mo na yung first fruits mo. Tithes and offerings. Nakikinig ko ba tayo? Naunawaan mo ba natin? Mga minamahal, kailangan niyong malaman ang kalooban ng Diyos. Ulitin ko ulit yung verse 26. May ilang versikulo ba ba yan? Nandito kasi yung outline ko eh. So, pwede ko na rin hindi na basahin mamaya yan, no? Pero dito na lang siguro para hindi na tayo bumaba pa. From one man he made all the nations, that they should inhabit the whole earth, and he marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. I have a destiny, I know I shall fulfill. I have a destiny in a city on a hill. I have a destiny, it's not an empty wish, for I know I was born for such a time as this. May takdang bansa na pinaglagyan sa iyo ng Diyos. May takdang panahon na pinaglagyan sa iyo ng Diyos. At sinasabi ko sa inyo, pinatotoong lingkod ng Diyos. Ang bawat Pilipinong lalabas sa ibang bansa ay missionary yan. At ang bawat Pilipinong lalabas sa ibang bansa, pagpapalain ng Diyos yan. At ang gagawin niya, dadalhin niya ang blessing ng ibang bansa sa Pilipinas. At ang churches dito sa Pilipinas, susuportahan nila yan. Nakikinig pa ho ba tayo? So you have to give your tithes and offerings and first fruits. Balikan natin yung Acts, yung Deuteronomy 28 verse 1. Deuteronomy 28 verse 1. Deuteronomy, if you fully obey the Lord your God, pakisabi fully. Fully. Kung buong-buo mong susundin ang utos ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. And these blessings will overtake you, will come upon you, and accompany you if you obey the Lord your God. Listen very carefully. This is the time. What I mean time?
era, panahon. This is the era, itong panahon ngayon, na ang Pilipinas ay itatanyag ng Diyos. Itataas ng Diyos. Palalakihin ng Diyos. Payayamanin ng Diyos. Pagpapalain ng Diyos ang mga Pilipino. Kaya gusto kong sabihin sa lahat ng Pilipino, hindi ka ginawa ng Diyos para maging mahirap. Nakikinig pa ho ba tayo? Kahit gaano mo kamahayang lugar na yan, may sentimental value ka riyan, inalis ka ng Diyos yan at nilagay sa mas magandang lugar. Ngunit ito. Misan may mga sentimental tayo, value tayo eh. Ayaw mamalis sa lugar na ito, mahal mo itong lugar na ito. Pero pag gusto ka ng Diyos na dalhin sa mas magandang lugar, nanggapin. This is the time, the year, the era of blessings and promotions. And the Lord will use us mightily, effectively in this final hour. I tell you. Paglabas niyo na ibang bansa, you have to give your tithes and offerings. You have to give your first fruits. Ikalat mo ang mga DVD natin. Itayo mo ang gawain ng Panginoon niya. At sa ayaw mo sa gusto, the Lord will bless you abundantly. At dito tayo magwawaka sa mga versikulong ito. Yung sila King David, yung dulo na, yung balik tayo kanina, kapatid ko. Sana tayo. Yan, sige. Yan. God won't forget all our sufferings and sacrifices for Him. Yan. Tingin kayo sa akin. Ito ang gusto. Ito talaga pinaglalabang ko eh. God won't forget all our sufferings and sacrifices for Him. Ano sabi ng Hebrews 6:10? God is not unjust that He will forget you, all your labor of love. Listen very carefully. Nagbigay ka ng tithes. Nagbigay ka ng offerings. Nagbigay ka ng first fruits. Naglingkod ka sa Panginoon. Dumating ang problema, pagsubok lamang na po, atakin ang kaaway. Huwag mong paniwalaan yan. Magpatuloy ka dahil ang promosyon ng Diyos ay tuloy-tuloy sa iyo. Anak mo, nagpunta ng ibang bansa, pagdating ng ibang bansa, nagbigay ng best fruits. At doon sa ibang bansa, nagaloko-loko ang trabaho niya, hindi binigay ang sahod niya. Ang akala mo, nakalimutan ang Diyos. Hindi! Hindi nililimutan ang Diyos yun. Sabihin mo sa anak mo, anak, magpatuloy ka sa Diyos dahil mapagsak na ang pagpapala mo. Ang ginawa ng tatay mo para sa Diyos, hindi nilimutan ng Diyos yan. Ang ginawa ng asawa mo na anak mo para sa Diyos, hindi nilimutan ng Diyos yan. Aani kayo! Ako lilimot! Ikaw lilimot! Tayo lilimot! Pero ang Diyos natin, hindi nilimot yan kahit kailan! Lahat ng binigay mo, ginawa mo, sinakripisyo mo, arang-arang sa kanyang pangalan, ipabalik sa'yo ng Diyos yan, sobra-sobra ba? Amen? 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 Huwag mong panghinayangan ng best fruits, ang tithes and offerings. Galing sa Diyos lahat yan. Pag binalik ng Diyos yan, sabar-sabar pa. Kasi kung magkaminsan eh, mainit tayong dumadalo, nagbibigay, mainit tayong naglilimot sa Diyos, dumating mga problema, ayoko na. Akala mo nilimot ka ng Diyos. Hindi naglilimot ang Diyos. Diyos mo'y lumimot. Ako na ang unang nag-resign dito. At sasabihin ko sa inyong lahat, huwag na tayong maglimot pa sa Diyos. Dahil ang Diyos natin lumilimot. God is not unjust. He will not forget your work and the love. God is not unjust. He will not forget. Amen? He will not forget. Oo, nagpapakahirap ang dumalo. Umahaba pa yung oras natin. Nagpapakahirap ang maglingkod sa Diyos. Nagpapakahirap ang manalangin, mag-ayun sa suporta. Nagpapakahirap ang magtamburin, mag-practice. Dapat naghihirapan mo yan. Ako, maaga ako nagising kanina.
Nagbasa ako, nagpray ako. Inihanda ko ang mensaheng ito. Lahat ng ating sacrifices, hindi nawawala ng kabuluhan niyan. Amen! Sabihin mo sa katabi mo, lahat ng ginagawa natin para sa Diyos, hindi niya nililingon. Sabihin mo. Sige, sabihin mo po. Another verse. Please forgive your servants. Present.